Shalom! Magandang umaga muli sa bawat isa. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po talaga ito sa napakagandang topic. Ito po ay about our salvation, whether it is by faith, by grace, through faith talaga, or by works or addition of works to our faith. No? At dito po ay pinamagatan ko po itong bewitched by false teaching, nagayuman ng maling katuruan. At ang ating pong supporting verses po ng ating pag-uusapan ngayon ay matatagpuan sa Galatians chapter 3 verses 1-7. At ito po ang makikita po natin talaga na mayroon tayong great divide, na dalawang klaseng religion lang po ang nasa mundo. It's either you believe in a grace principled salvation, or you believe a work-based salvation, or you believe on the divine accomplishment of Jesus Christ in your salvation, o nagbibilib ka na kaya mong iligtas ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong gawa, or gawa plus works. So, I hope na marami talagang makikinig dito sa mensaheng ito, kasi makikita po natin ang biblical perspective po ng topic na to. So kung kayo po ay mayroong mga Bible, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Galatians chapter 3, babasahin lang po natin ang 1-7 at ipapaliwanag po natin talaga na tayo ba talaga ay naniniwala sa tamang gospel, the truth, no? So ito po yung nakasulat dito sa akin sa New King James Version po to, English Version. Justification by faith, ang kanyang sub-label. Kasi ang mga Bible po, mayroon po silang mga sub-label, pero ang mga author lang po ang nagsusulat yan. Pero nakakatulong din to sa paghahanap ng mga topics about the Bible. So ito po yung nakasulat sa Galatian, no? Ang Galatian po ay, ito po ay sulat ni Pablo sa taga-Galatia, isang region o isang lugar na marami siyang mga tinayo na mga churches doon. Marami mga cities doon, Derbe, Lystra, Iconium, Antioch in Pisidia, yun yung mga churches na ginawa o inestablish ni Paul doon sa kanyang first missionary journey. At dito po ay nagkakaproblema kasi tinuruan po talaga ni Pablo ang tamang gospel, pero may pumasok pong maling katuruan. So ito po yung nakasulat dito. Galatians chapter 3 verse 1. Sabi ni Paul, "O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth? Before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain? If indeed it was in vain. Therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracle among you, does he do it by works of the law or by hearing of faith? Just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness." Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit at nagpapasalamat na kami, Lord, ay makarinig niyo yung mga salita, at bigyan mo rin po ako ng wisdom upang maipahayag po, Lord, ay namisay sa umaga ito. At kami din po, Lord, ay nananalangin na makikinig nito, Lord, ay ma-bless po talaga, Lord, at maintindihan kung ano po ang talagang kaligtasan na binigay mo sa aming mga tao. Salamat muli at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. Katulad ng aking sinabi ay napakagandang topic ito, at ito po ay parang palaging inuulit ito, kasi ang debate talaga, ano ba talaga ang ating gospel? Ano ba talaga ang ating kaligtasan? Ito ba talaga ay sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon sa atin through our faith in the Lord Jesus Christ,
o sa pamagitan ng ating paggawa o pagsunod sa utos, at may pwede rin sabihin natin sa paggawa at mayroong parang faith, no? So kasi mayroon din naman ang faith yung mga gumagawa. Pero ang pinaka main issue talaga dito ay tayo ba talaga ay naliligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ang sabi nga sa Tagalog dito ay nahihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sabi na, nahihibang na ba kayong taga-Galacia? Sino ang nagayuma sa inyo? No? Sino ang nagayuma daw? So, tayo ba ay nagayuma? Ang ibig sabihin ng gayuma ay parang may spell or parang magic na nagayuma tayo. So, mayroong classic case dito na isang church o isang grupo ng mga tao, maraming mga churches na in-establish ni Paul at in-illustrate ni Paul ang tamang paraan ng salvation. At sabi ni Paul dito ay, nahihibang na ba kayo? At sino nagayuma sa inyo? Sabi ni Paul dito ay, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. So, una-una pinaliwanag ni Paul ang magandang balita ng kaligtasan. Kasi it is about Jesus Christ. The main portion of the gospel is about the death and crucifixion of Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Paul, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Sabi, ang ibig sabihin nun, wala akong ibang ituturo, wala akong ibang alam, wala akong ibang ituturo sa inyo kundi si Jesus Christ naman ang kanyang crucifixion. Bakit? Kasi yun ang main point ng ang gospel na si Jesus Christ died for your sin. And if you do not know it yet, I hope na the Holy Spirit will enlighten you that Jesus Christ died for your sins kasi hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan, at ang kasalanan ang naghiwalay sa iyo sa Diyos, at ang kaparusahan doon ay death talaga, hell, no? Eternal death, hiwalay sa Panginoon, no? So dito po ay unang-una it is about the gospel, kasi ang dispute dito ay sabi ni Paul na nagturo ako sa inyo ng gospel, tapos mayroong iba na nagturo ng gospel din, maling gospel yan, sabi niya sa 1:8. At kung sila ay magturo ng maling gospel, dapat sila ay accursed. So sabi na, but even if we or an angel sa 182, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than that what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say it again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Kaya dito sa chapter 3, pinakita niya, ano yung ulit yung gospel? Ang gospel ay about, nakikita niyo na portrayed na si Jesus Christ crucified. So, walang ibang paraan na tayo maligtas kundi sa ating pananampalataya na si Kristo ay namatay. Tinanong ulit niya, sa verse 2, this only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing of faith? So, ang tanong ni Paul ay, na-receive nyo ba yung Spirit? This is part of the gospel, ang Spirit. Kasi ang eventual effect ng gospel ay ibibigay sa iyo ang Holy Spirit. At siya na ngayon ang magko-communicate sa atin at siya yung guarantee. Sabi sa Ephesians 1:13, in Him you also trusted. Ito yung ano, in Him you also trusted. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Kaya nga, inulit ni Paul ito, the gospel of your salvation. In whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, yung pala, pag tayo nag-believe sa gospel na si Jesus Christ namatay sa atin, siya ang tumubo sa atin, we will be sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory.
tayo pala ay bibigyan ng parang down payment, no? Garantiya na mamakukuha talaga natin yung ating complete salvation. So one portion of the gospel ay you will receive the Holy Spirit. And this is spiritual, not intellectual, not by your works. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. No? Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. At sabi ni Jesus Christ, you must be born again. What is born of flesh is flesh. What is born of spirit is spirit. You are already born in the flesh, yung ating natural na birth. But you must be born from above. And it is spiritual. Hindi yan about spiritual na nanganak ng other spiritual. It is about ourselves na maborn again tayo at bibigyan tayo ng Holy Spirit. Kasi ang ating spirit po ay magkukommunicate doon sa Holy Spirit. No? So, kung babalikan natin, pinakita po ni Paul dito na parang nagayuman na ba kayo? Na ang konteksto ko dito ay, nung tinanggap nyo ba ang banal na espiritu, tinanggap nyo ba yan sa inyong pagsunod ng batas? O sa inyong pananampalataya? Sabi niya dito, are you so fully having begun in the spirit? Are you now being made perfect by the flesh? Flesh meaning yung ating natural na mind. What is born of flesh is flesh. What is born of spirit is spirit. Kailangan natin mag-born of spirit. Sabi na, have you suffered so many things in vain? Indeed, it was it. Sabi na, therefore, he who supplied the spirit to you and works miracles among you, does he do it by works of the law or by hearing of faith? So, ang labanan dito, nung nakareceive ba kayo ng Holy Spirit, nung na-born again ba kayo, ay sa pamamagitan ba yan ng inyong pagsunod ng batas or sa inyong pananampalataya? Kasi ang konsepto dito, tinuruan ni Paul ng tamang gospel ang mga taga-Galatians na ang ating kaligtasan ay sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ na siya na Diyos, na tunay na Diyos at tunay na tao, nagkatawang tao, namatay doon sa krus, sa kalbaryo upang kung sino mang mananampalataya sa kanya ay babayaran o tatakpan ng kanyang dugo ang makasalanan ng mga nanampalataya sa kanya. And the other side, yung righteousness mo na hindi nakakapasa sa standard ng God ay papalitan ng righteousness o katuwiran ni Jesus Christ, kasi only Jesus Christ has the perfect righteousness na makakapasa sa standard ng God. And that righteousness should be imputed or transferred or credited to our records in order for us to be saved, to be declared righteous, kasi yun ang titingnan ngayon ng God the Father, so that we will become righteous. So, dito po ay tinuruan talaga niya, pero mayroong mga Judaism doon. Ang Judaism po yun yung current religion nila noon sa kapanahunan ni Jesus Christ, na ang kanilang kaligtasan ay sa pagsunod ng batas ni Moses, at isa doon ay dapat magpatuli. At sabi ng mga Judaizers sa mga taga-Galatians, hindi kayo maliligtas kung hindi kayo sumusunod sa batas or sa pagpapatuli, isa sa pagpapatuli. Kaya ang sabi ni Paul, nagayuma na ba kayo? Nahibang na ba kayo? Sino nagayuma sa inyo na ipinakita talaga na si Jesus Christ sa inyo ay namatay para sa inyo at ang Holy Spirit ay pumasok sa inyo? Ginawa nyo ba yan sa pamagitan ng inyong sariling kakayahan o sa pamagitan naman ng inyong faith? So dito ay pinapakita dito na by faith, kasi gumamit pa si Paul ng exhibit A or illustration, at ang ginamit niya yung father ng Judaism, father yan si Abraham. Ang sabi niya dito, just as Abraham believed means have faith, no? Just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. That is Galatians 3:6. At ito yung isang verse na nagpapatutuo na even Abraham was declared righteous by believing on the Lord Jesus Christ.
Marami pong magsasabi, eh, kaya na-declared si Abraham na ano kasi sumunod siya nung inalay niya si Isaac doon sa Mount Moriah. Pero ang doon sa Bible, sa Genesis chapter 15, doon naligtas si Abraham na wala pa siyang anak. Hindi pa ipinanganak si Isaac noon, matagal pa siyang ipinanganak, mga 25 years pa bago ipinanganak si Isaac. At sinabi ni God na magkakaroon ka ng maraming mga anak at pagpapalain ng mga magbe-bless sa'yo. At pasabi ni Abraham, paano yan? Wala akong anak, si Eliezer lang ang aking katulong dito. Ito lang tagapagmana ko, wala akong anak. Si Sarah ay bao, matagal nang matanda na, wala kaming anak. Sabi ni God sa kanya, Yahweh, lumabas ka dito, tingnan mo yung mga bituin sa langit at ganong kadami ang iyong mga anak. At doon sinabi ni Abraham believed God na yung promise ng God na bibigyan siya ng maraming mga anak ay doon sa in-account as righteousness. Matagal pa yung inalay niya si Isaac. Parang product na lang yan ng kanyang belief. So mga kapatid, ang point dito ay ano ba talaga ang ating kaligtasan? Is it really by our works plus faith? Or talagang by faith lang talaga? In the grace of God. No? Marami pong nagagayuma sa atin. Marami pong nagagayuma sa atin ng maling katuruan. No? Unang-una po, ano po yung mga nagkokos ng ating gayuma? Una-una po yung ating tradisyon. Tayo ay tiwalang-tiwala tayo sa mga itinuturo sa atin ng tradisyon rather than seeking the truth. Kaya nga sabi dito, O foolish Galatian, who has bewitched you that you should not obey the truth? No? Ang mga Judaizer po ay nasanay sila sa kanilang tradisyon, sa kanilang original na religion. At nung inintroduce na yung radical na gospel na you will not be saved by your good works, by following of the law, but by by grace of God through your faith, nagre-resist ang mga tao kasi nasanay sila ng reliyon at ano at ang tradisyon. So sa atin ni mga buhay practically, titingnan natin yung truth, no? Titingnan natin ng truth rather than ano ba talaga yung tama ba talaga itong aking tradisyon? Tama ba talaga ito? Titingnan natin 'yan. Titingnan natin 'yan. 'Yun ang nagagayuma sa atin. Dapat we must be biblical. Hanapin natin ang truth rather than maniniwala tayo dun sa tradisyon natin at yung ating parang relihiyon na talaga. Just like the Judaizer, hindi sila makatakas doon. Kaya nga mayroong isang book, the book of Hebrews, sinulat talaga yan ng author para maipakita talaga na si Jesus Christ ang ang kaligtasan. Kasi hirap na hirap talagang makaalis sa pagkagapos ng mga kasalanan at pagkagapos ng principle na work-based talaga ang salvation. Pero ang introduction nito ay that is a grace principle salvation rather than work-based salvation. Number two, bakit tayo ay nagagayuma? Bakit tayo nagagayuma? Number two reason ay wrong ang ating understanding of the gospel. Marami sa atin ang hindi nakakaalam ng gospel at akala natin ang gospel ay tatrabahuin natin yan kasi ang orientation natin dapat akong gagawa na mabuti upang ako maligtas. Ang gospel mo is a good news yan. Good news yan from God na magpapadala ako ng tagapagligtas sa inyo. And it is Jesus Christ. And all you have to do is believe on what He will do and believe on Him. Kaya nga, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mali ang ating pagka-antindi ng gospel. At ang gospel po ay akala natin it is about us. It is about doing favor to God upang maligtas tayo. Ang sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi natin kayang abutin ang standard ng God, ang kanyang righteousness.
Sabi ng Romans 3:10, no one is righteous, not one. No one is seeking God, no one. Parang ganon. So, pag ganon ang parang pinakaano doon, hindi tayo makakalapit sa God. Hindi natin maliligtas ang ating sarili. Kaya nga, bumunta si Jesus Christ dito. Imaginin mo, ang God na naghari siya sa langit, nakaupo siya sa throne of great throne doon, bumaba siya because of his love to us. Bumaba siya dito sa lupa, nagkatawang tao, sumunod sa lahat ng utos at namatay para sa atin. That is the gospel. That is the gospel. Tayo ay nagagayuma ng maling katuruan kasi mali yung ating pagkakaintindi ng gospel. Akala natin ang gospel ay tayo ang gagawa. Ang gospel po ay good news yan, from God yan, at hindi natin pwedeng i-distort yan. Hindi natin pwedeng i-distort. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Number 3, kung bakit tayo nagayuma. We have a deceitful heart. Sabi nga ng Jeremiah, sa Jeremiah 17:9, our heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Bahil sa ating nature na fall of man causes our nature na makasalanan, pati ang ating heart na nadideceive. And we cannot understand spiritual things unless God will regenerate us. Unless God will regenerate us. Kaya kailangan natin, dapat saliksikin natin, are we looking for the truth in our religion? Or are we looking the truth in the Bible? No? Marami pong nagsasabi, wala ka pong karapatan na mag-interpret ng Bible. Ang magkarapatan lamang na mag-interpret ng Bible ay yung mga magistrate. Yan po ay parang disputable po yan, na ang tao po ay nagkakamali ang tao. Kaya nga, kailangan natin ng banal na espiritu. At ang faith ay coming from hearing and hearing by the Word of God. And how can we hear the Word of God? By reading. Kasi kung mag-ano lang tayo sa mga ipapasa sa atin, pwedeng magkamali yan. Bakit naman ibinigay ang Bible? Para meron tayong reference. At faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, kailangan natin hanapin ang truth rather than rely on the parang tradition. Yun, kailangan natin intindihin ba talaga natin ano yung gospel talaga. Gospel talaga ay ano talaga yan? It is about the work and person of Jesus Christ. Magka-interrelate yung dalawa na yan. Kasi ang work ni Jesus Christ ay dapat ma-connect mo sa kanyang person. Kasi kung namatay sa iyo, dapat ma-connect mo na God siya. At kung ilang oras lang siya nag-suffer doon sa cross, ma-connect mo na infinite siya kasi God siya. And it is enough to save you. Maski 3 hours lang nag-suffer, infinite kasi yung God eh. At the same time, dapat mo makita na yung ilang liters lang o ilang ml lang ng blood ni Jesus Christ ay sapat na yan to pay for all the sins of the people who will believe in Him. Hindi tayo parang physical lamang, no? Parang kailangan ko pang gawin. Ang sabi ni Jesus Christ, your righteousness is filthy rags. And only the righteousness or katuwiran ni Jesus Christ ang makakapasa sa akin. If we add our righteousness to the righteousness of Jesus Christ, adulterated na yan, poison na yan, hindi na yan i-accept ng God kasi mayroon ng halo ng righteousness na atin na hindi naman talaga righteousness. So parang ang point doon, bakit naman ayaw mong dagdagan natin ng sarili natin? We're not against the law. We're not against the law. True to yung law na yan. At nature yung God yan. Kaya kapag nag-regenerate tayo, automatic, nagugustuhan din natin yung law na yan. But in the usapang salvation, ang salvation natin is based on the divine accomplishment of Jesus Christ. It is only based on the divine accomplishment of Jesus Christ.
And it is only through Jesus Christ that we will be saved. It is only through Jesus Christ that we will be saved. Mahirap man tanggapin, kaya nga sabi natin dito, this is about spiritual, usapang spiritual ito. Our hearts is deceitful, hindi makakaabot yan, kung hindi yan mababorn again. What is born of flesh, hanggang ganyan ng ating pag-iisip, kailangan natin maborn again or born from above so that we can understand that we are all sinners, we're destined to hell, we are unreconciled with God. In fact, we are at war or enmity with God. But God, because of His love on us, God demonstrates His love on us while we will still sinners, Christ died for us. Kailangan natin ma-reconcile ang ating, ma-reconcile tayo sa ating pagkakalaban sa God upang tayo ay, kung tayo mamatay at matapos ng mundong ito, kasama natin ang God. We are unreconciled with God. We can only be reconciled with God if we believe on the Lord Jesus Christ by our faith. Kaya nga ang salvation natin, by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not by your works, so that nobody could boast. However, in verse 10, if you are regenerated, you will become the God's workmanship. Sabi sa 2:10, you are God's workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand or preordained so that we can walk in them. We are not against works. We should do good works when we are already saved. But before we are saved, we must rely on the gospel na si Jesus Christ lamang. At we should rely on the divine accomplishment of Jesus Christ while he is in earth, no? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, it is finished. It is finished. Tapos na, all you have to do is believe on it and you will be saved. I hope, mga kapatid, I cannot really convince you by my mere words. And I pray that God will illuminate us, God will regenerate us, so that we will understand na ang ating salvation talaga ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ni Jesus Christ nung nandito siya sa lupa by following all the law, and He has the perfect righteousness, and dying on the cross to pay for your sins. And it can only be appropriated to you if you believe on the Lord Jesus Christ. You have to ask Jesus Christ na patawarin ka talaga, i-reborn ka niya, baguhin ka niya, so that you will be reconciled with God. Ang sabi nga dito sa ating backdrop, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoon naming Diyos, naming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay makapangyarihan, and ito lamang, Lord, ang nakakadagdag talaga ng aming pananampalataya sa iyo. At patuloy namin pinapanalangin, Lord, na ang aming mga puso ay bigyan mo ng bagong puso upang kami ay mananampalataya sa iyo. Lord, kung sino man dito, Lord, na makikinig na hindi pa po, Lord, sumuko sa Panginoon, nagre-rely pa sa kaniyang sariling kakayahan, sa kaniyang sariling katalinuhan, sa kanyang sariling gawa upang siya maligtas, Lord, bigyan mo po siya ng privilege upang makita niya na ang aming salvation ay lahat yan ay sa iyo. It is all of God. At ma-appropriate lamang yan, Lord, through our faith. Salvation, Lord, ay alam po namin. Salamat po, Lord, sa grace na ibinigay mo sa amin, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. God bless po.